guys, what's up? Merry Christmas and Happy New Year! It's December, guys. What's up, guys? Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe, click the button, and simulan na natin, guys. So, ngayon, ang topic natin today ay paano ba at saan ba dapat magsimula kapag maglilinis ng bahay. Okay, guys. Saan ba dapat magsimula? At ano ba yung mga i-considered pagka maglilinis ng bahay? I know, guys, na madali lang yung paglinis. Pero pag magsisimula ka na, alin ba dapat talaga ang uunahin mo? Okay, guys. So, ako po si Cleaner Rosie. And ako po ay freelance cleaner at nag-service na mga linis dito sa Metro Manila, sa office, condo, etc. Hello, guys! So, simulan na natin, guys. So, first thing, guys, na uunahin nyo sa paglilinis, guys, ay room or kwarto. Okay, guys, bakit kwarto? Kasi ang kwarto kasi from palabas tayo, okay? Kwarto, sala, kitchen, and then the CR. Laging CR. So, yun yung guys ang ating step by step. Okay, guys? So, ngayon, balik tayo sa kwarto. Okay? Ano ba ang una mong lilinisin pagdating sa kwarto? Okay, guys? Laging tatandaan, guys, na unang lilinisin ang ceiling. Okay? Titingala, guys. Hindi magdasal, kundi tingnan yung kung merong alikabok or may spider na dyan sa room mo. So, yun ang unang titingnan natin. Yun ang unang iwawalis eh. Kung may broom ceiling kayo, okay, fine. And then, sa walls. Dito, guys, hindi mo siya, guys, makikita. Pero, pag medyo tumingin ka ng ganun sa walls mo, like katulad nito, guys, yan. Tingin ka dun sa derecho. Makikita mo ang alikabok niya. And then, walisan mo siya, okay? And then, walis ka na sa floor mo. Yun yung unang step mo muna, okay? And then, pag okay na, balik ka sa walls mo, punasan mo lahat ng walls mo. Okay? Pag napunasan mo na, guys, doon ka na sa mga panabi. Okay, guys, yung mga panabi, like, kung meron kang TV doon, or electric fan, or maleta, ang una kasi pag sa kwarto kasi, di ba may TV siya? Yun, linisan mo na yung mga ilalim nun. Walis map mo na siya. And then, yung mga panabi lahat. And then, the third one, guys, ay yung bed na pinaghiga ninyo. Silipin yung ilalim, alisin yung bed, and then, tingnan yung ilalim at walisin at imap. So, importante, guys, na yung mga pang-ilalim natin ay malinis. Kasi, pagka maalikabok, wala. Di maganda sa kwartong, guys, ang maalikabok. Diba? Hindi maganda sa ating kalusugan. At damay lahat din ng iba mong gamit. Kasi pag may electric fan ka o aircon, umiikot lang, guys, yung alikabok. So, hindi okay. And then, kapag nawalis map mo na, okay, yun yung, guys, yung mga basic pa lang na paglilinis. Pero actually, kasi ang floor ay kailangan i-polish or gamitan ng machine para ma-scrub lalo. Pero depende, guys, kung anong klaseng binil ka. Pero kung simple cleaning lang, okay na yun, walis mop. Okay, kung kailangan i-wax mo, okay guys, i-wax mo. Diba? It's your option kung paano mapaganda yung room mo. And then, you can arrange na after your cleaning. Arrange mo na yung bed mo, mag-ano ka na ng cover palit, and then, yung kailangan itupi, guys. And then, pangalawa, guys, ay yung sala. Yung sala mo, halos magiging same routine lang din sa kwarto. Taiban nga lang sa kwarto, papalit ka ng bedsheet, guys. And then, sa sala, may mga cabinets. Yun na yun, maraming cabinets. And then, pag may sopa naman, yun. Vacuum ka ng vacuum. So, guys, kung nasa sala na kayo, lagi din sa kwarto, ceiling, and then the walls, and then, kung may kailangan vacuumin, ayun. And then, the floor, kailangan map. I-map siya, walis map, okay, yun. And then, sa kitchen, ito, guys, sa kitchen kasi very, medyo mahirap yung cleaning sa pagdating sa kitchen. Especially pag laging ginagamit yung kitchen. Kitchen, okay, sorry.
di ba ma-oily siya. So guys, ang una kong nililinis dyan guys ay yung taas ng cabinet ng kitchen. Then lahat ng loob ng lahat ng cabinet tatanggalin guys. And then lilinisin, tanggalin yung gamit. Then pakatanggal ng gamit, pakalinis, pakapunas. Ibalik isa-isa yung mga gamit na tinanggal sa kitchen. And then after ng kitchen, after ng cabinet, and then sa baba naman din naman ng cabinet, meron din doon. And then silipin niyo rin guys kung may grease trap kayo. So ayun. After na malinis, ang pinakahuli guys na gagalawin sa kitchen ay yung lavatory. Yung mga pinagpapatungan ng lutuan, yung lababo, pati mga pinagpapatungan doon. Yun yung huli. And then yung mesa, yun ang pinakahuli. Kung may rep naman kayo, yun, ibali, hindi nyo sa guys isasabay sa cleaning time mo para hindi ka rin masyadong ma-pressure sa oras kung may lapad ka. Bali, sa ibang araw na lang, halimbawa ngayon yung kitchen din, kinawagaan yung rep para mas focus ka sa paglinis ng yung kitchen. Okay, and then the fourth one, yung panguli guys, is yung CR or comfort room. Bakit guys, huli ang comfort room? Kasi ang, di ba guys, ang comfort room talagang aminado tayo na may dumi. So, yun ang huling hahawakan natin. So, ilabas lahat ng gamit sa comfort room. Mas magandang kumilos pagka walang masyadong mga gamit. Malinisin yung ceiling, okay. And then the walls. And then, yung kunin yung mga basura guys, okay. Ilabas yun. Ugasan yung basurahan. And then, iskrabin nyo na yung floor mo. Kung kailangan iskrabin, kuskusin. And then guys, ang huli dyan talagang ginagalaw guys, is yung toilets. Kasi yung toilet kasi, kailangan mababaran mo muna siya ng chemical. So, medyo yun ang huli mong gagawin. Para babad ang chemical ka guys. Babad yung chemical doon sa may bowl. So, ang akin lang, wag kayong gagamit guys sa bowl ng super color na clean solution. At maaari guys, hindi masyadong makulay yung ilalagay nyo. At huwag ibababad na masyadong matagal. 5 minutes, i-flush na. Kasi pag tumagal guys dun sa bowl, nagkukulay or naguguhit dun sa loob ng bowl. Okay guys, yun na muna ang aking cleaning tutorial today. And sana may maintindihan kayo guys. Pero yun guys, ay epektibong paraan ng paglilinis. Kasi sa po akong freelance cleaner at nag-service po ako ng mga cleaners iba't ibang lugar sa Metro Manila. And I really experienced na mas mabilis yung ganung routine sa bahay. So, minsan guys naman, depende rin kasi yan sa gagamitin yung solution. Pagka ang solution na ginagamit nyo, mas mabilis yung epekto, mas mabilis kayong maglinis. So, pero minsan diskarte talaga yun guys eh. Kung paano mo siya tatapusin. Pero yun nga guys, yung tip ko, pinaka best and easy way na kung para hindi ka na mag-isip guys ng paglinis, kwarto ang unahin, lahat ng kwarto, sala, kitchen, and then the CR. Okay guys, thank you so much and sana may natutunan po kayo guys. Ito po ay bali sa aking karanasan bilang isang freelance cleaner. Thank you guys, this is Cleaner Rosie and salamat sa pagsubaybay sa aking cleaning and sana po lagi pa po kayo magpanood para may pagpatuloy ko pang aking cleaning tutorials. And click guys sa aking account para makita nyo po ang aking iba pang napaglinisan at iba ko pang show. Salamat guys and sa pagpunta, Merry Christmas and Happy New Year!